maraming hindi nakakalakad, lalo na sa mga nagkakaedad dahil sa arthritis. Masakit kasi, tapos naninigas at namamaga. Ito ay sanhi ng rayuma o arthritis na napakahirap galawin yung kasukasuan, kaya hirap lumakad talaga. Meron isang uri ng arthritis, merong severity ng symptoms na nakakapekto sa paglakad. Halimbawa, yung osteoarthritis. Itong osteoarthritis, ito yung common arthritis, sanhi ito ng cartilage sa ating joints. Nag-breakdown yon. Ang cartilage, ito yung isang uri ng malambot, elastiko, pero matibay. Yan ay makikita mo sa tuhod natin at iba pang parte ng ating katawan. Ang cartilage, ito po ay nagbibigay suporta at protection sa ating kasukasuan. At mahalagang structure ang cartilage mula sa pinsala. Nakakatulong ang cartilage sa flexibility, ang nagbibigay kakayahan na yumuko upang maabsorb ang puwersa at stress sa ating paggalaw ng ating katawan. Ito'y mahalaga sa ating kasukasuan at ibang bahagi ng ating katawan sa ating paggalaw. Ang mahalaga talaga ang kalusugan ng cartilage upang manatili ang tamang pag-andar ng ating katawan. Alam mo, yung vitamin C, ito'y protection sa ating kasukasuan mula sa damage. Involved kasi ang vitamin C sa production ng collagen. Ito'y protein na tumutulong para manatili yung ating kasukasuan na malakas at flexible. Katulong nito yung Super B complex, ito'y napakahalaga sa function ng ating katawan. Kasama yung energy production at nerve function. Tumutulong din po yung Super B complex at vitamin C para ma-reduce yung inflammation. Ang exact cause ng osteoarthritis hindi pa fully understood, pero ito'y combination ng edad, no? Common po ang osteoarthritis sa mga older adult kasi pagka nagkakaedad, nababawasan na yung cartilage. Ang cartilage nagiging mahina at susceptible sa damage. Ang kasukasuan natin naging less flexible at nagbibigay stress ito sa cartilage. In addition sa edad, dahil sa injury or overuse ng ating kasukasuan. May mga tao na nagkakaroon ng osteoarthritis due to their genes na mamana at saka yung sobrang katabaan na nadadamage yung cartilage. Kasi yung po kasing cartilage, ito yung parang cushion sa dulo ng ating buto. Diba, gumagalaw yung ating joints, diba? Gumagalaw yan. Yung tuhod natin, nababaluktot, nadidiretso, napapaikot mo. Kaya, yun ang joints natin. Pero, yung pong sa dulo ng mga buto, ay meron po doon cartilage. Ito yung tumutulong para flexible yung joints natin. Para hindi magkiskisan yung buto. Yung dulo ng buto, meron silang, para silang may cushion. Yun na nga, ang tawag doon yung cartilage. Ngayon, dahil sa bigat mo, dahil sa katabaan mo, o maaring ikaw ay may injury, napaluhod ka, o namali ka ng galaw, napilipit, o dahil sa overuse ng yung bigat mo, dahil bawa, ikaw ay namamalengke, ikaw ay maghapong nakatayo, sa maaring naglalaba, basta yung overuse yung kasukasuan mo. Nag-cause ito ng injury, na damage po yung cushion na yon, yung cartilage. Ito po, nagkakaroon ng panganib sa osteoarthritis. Kaya masakit, naninigas, nagiging worse ang sakit pagkagising mo sa umaga o kaya after a period of inactivity. Hindi ka kumikilos.
ang pamabaga ng ating kasukasuan, makakaramdam pa ng init at saka masakit. Maraming kaso, yung joints ay para merong popping sound, ganon, pag ginagalaw mo, di ba? Ang mga medication na nire-reseta ng doktor, mga pain reliever, or kaya prescription pain medication. Huwag kang mag-aabuso sa paggamit ng mga pain reliever. Pagka na-overuse ka ng mga pain reliever, pwedeng mag-cause ng damage sa kidney mo. Ang kailangan mo ay physical therapy. Makakatulong para ma-improve yung range of motion at strength ng ating kasukasuan. At kailangan magpapayat ka kasi para ma-reduce yung stress doon sa kasukasuan mo. Yung iba, pag may pera, pinapa-opera sa severe cases ng osteoarthritis. Ito pong tawag dito, arthroscopy. Itong arthroscopy na to, ito'y technique na ginagamit ito. Ito po ay isang surgeon. Ito'y gumagamit sila ng maliit na incision at gumagamit sila ng camera para ma-repair o matanggal yung damage na cartilage o ma-repair yung napunit, yung soft tissue sa palibot ng joints mo. Katulad po ni President Erap, noong 2005, ay nagkaroon siya ng surgery sa tuhod. Ito po ay pinalitan nila yon, pero naka-recover naman siya. Pagkatapos kasi nag-suffer nga siya ng osteoarthritis dahil sa bigat niya, hindi siya makalakad sa sakit ng tuhod niya. Kasi yung buto doon sa tuhod, yung dulo na ang pinaka-cushion, yung cartilage, naupod, nawala. Kasi kapag gumagalaw yung buto mo, gumaganyan, ay nag-glide yung buto mo. Kaya dapat yun ay para mag-glide, meron nga po siyang cartilage. Ang sa kanya, naupod, nawala. Kaya ang ginawa, punta siya ng China at siya po ay nagpa-opera. Pero naka-recover naman siya after 3 days ng 4 hours procedure sa kanyang tuhod. Gumaling po siya. Ngayon, okay na siya. Alam mo, yung calcium ay napakahalaga sa building and maintaining ng strong bones. Involve ang calcium sa production ng collagen. Ito'y protein tumutulong para manatili yung joints mo na very strong and flexible. Ang calcium, magnesium, ito'y mineral nagtumutulong para ma-regulate yung muscle and nerve function. Tumutulong din ito sa production ng energy. Pag kulang ka sa magnesium, nakalink ito sa mataas ang panganib na magkaroon ka ng osteoarthritis. Mag-take ka rin ng omega-3 fatty acid, ito'y anti-inflammatory, nakakatulong para ma-reduce ang pain at inflammation associated ng osteoarthritis. Kaya kung nakakaranas ka ng kirot, paninigas ng joints mo, importante magpa-check up ka sa doktor, ma-diagnose ka at bigyan ka ng treatment option. Ngayon, paano ba ang pagmamanage sa osteoarthritis? Manatili kang active kasi 'di ba pagising mo sa umaga ang sakit at saka yung matagal na hindi ka kumikilos pag ikinilos mo sobrang sakit, kaya ang payo maging aktibo ka. Yung exercise tumutulong para manatili yung joints mo na malakas at flexible, tumutulong para ma-reduce yung pain at mag-improve yung function. Ang mga exercise sa osteoarthritis, paglalakad. Ito'y low-impact exercise. Hindi hirap ang joints mo yan. Mga short lang or long period of time. Pwede mong gawin ito anytime. Bawa, naglakad ka, pag nakaramdam ka ng pagod, pahinga ka. Tapos, lakad ka ulit. Hindi naman kailangan na tuloy-tuloy yun. Ang swimming, ito isang low-impact exercise. Maganda ito sa joints. Ito'y nakakapag-relax ng muscle. Malaking tulong po kasi walang pressure yun, lalo na kung maliligo ka sa hot spring. Yung pagbabike,
isang magandang exercise na hindi ka masyado nagbibigay stress sa joints. Pwede mong gawin ito sa labas at labas ng iyong tahanan. Ang overweight or obese, nagbibigay stress ito sa joints. Kaya kailangan magpapayat ka tulad ng nasabi ko kanina. Iwasan mo yung activities nagbibigay stress sa joints mo, tulad ng jumping or playing sports. Pag masakit, pwede kang gumamit ng init or malamig para ma-relieve yung pain at inflammation. Yung heat therapy, nare-relax yung muscle at nag-i-improve yung circulation. Pag in-apply mo to sa affected joints, gumamit ka ng heating pad, maaring hot water bottle or maligo ka ng warm bath o kaya yung hot water bag, no? Ilagay mo, ilagay ka ng hot water, balot mo siya towel, tapos ilagay mo doon sa affected joints. Yung heat therapy, hindi lalampas ng 20 to 30 minutes at a time, several times a day, gawin mo to. Pagka meron pong inflammation, pagka masakit lang, ay heat therapy. Pero kung namamaga, gamitan mo ng cold therapy, ice pack, no, mga frozen, mga itong cold compress, maring dinurog na yelo, ilagay mo sa plastic, tapos balutan mo ng tuwalya. Yung cold therapy na yan, 10 to 15 minutes at a time, several times a day. Ang ating pong supplement na lecithin, maraming benefit, nakakababa ng cholesterol, at tumatas ang good cholesterol mo. Protection sa ating atay para hindi ma-damage ng toxin galing sa HEPA B o HEPA A. At pagka nag-take ka ng lecithin, nag-i-improve yung brain function mo. Ang lecithin isang component ng cell membrane sa brain na mayroong role sa understanding and learning area ng ating brain. At nagpapalakas din ng buto ang lecithin kasi meron siyang choline. Itong ito po yung nakakatulong para guminhawa ang iyong kasukasuan. Kaya inuulit ko po, ang itong mga supplement na to ay nag-i-improve ng memory at ang ito'y nag-i-improve ng maiwasan ng pagiging makakalimutin. Available to sa Patnubay. Pwede kayong magpa-deliver. Pwede nyo akong i-chat sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Sabi nyo yung pangalan, address at cellphone number ninyo. At pa-deliver natin sa LBC. Kaso ang delivery po ito, i-charge sa inyo ang shipping fee. Ang pinaka-best type po ng therapy depende sa individual preferences. Kung meron severity ng pain, if you want to try both heat and cold therapy, kung ito effective, maaaring 3 minutes hot, 1 minute cold, alternate, kasi yung hot pangalis ng pain at para gumanda circulation ng dugo. Yung cold, pangalis ng pamamaga. Pwede mong gawin dito both heat, hot and cold. Magsuot ka ng supportive na sapatos. Merong arch support. Itong arch support na to, yung arch ng paa mo para hindi mag-collapse. Kasi pag nag-collapse yung arch ng paa mo, lalong sumasakit ang tuhod mo dyan. So, para ma-improve ang alignment, meron pong malaking relasyon ang sapatos para makalakad ka. Kasi merong shock absorption yung malambot na cushion. Dapat malambot yung sapatos mo. Yung malambot na cushion na yan, pag naglalakad ka or tumatakbo ka, nare-reduce yung pain at saka napoprotect yung joints mo. At nagkakaroon ng stability, napiprevent yung paa mo na mag-rolling inward or upward. At nare-reduce yung pain, nag-i-improve yung balance pagka tama yung sapatos mo. Dapat ang sapatos mo yung malapad doon sa may wide toe box ang tawag doon para naka-spread yung daliri mo sa paa na naturally. Ito'y nakaka-reduce ng pain at nag-i-improve ng circulation. Pwede mong lagyan ng flexible sole.
ang flexible sole inaalaw yung paa mo na mag-bend at mag-flex naturally. Nare-reduce yung pain at nag-i-improve yung range of motion ng mga kasukasuan mo. Kaya magsuot ka ng mga supportive na sapatos, importante ito sa mga merong osteoarthritis. Yung supportive shoes na yan, nare-reduce yung pain at nag-i-improve yung function at nag-i-improve pa yung arch support, shock absorption, and stability. Kaya nga po, yan po, pwede nyong bumili po kayo. Ako, ginagamit ko po, pwedeng Adidas, no? Pwedeng Nike, no? Ito po yung malaki tulong po, yung mga sapatos na yon na ano po yung meron silang shock absorption na nakakatulong para ma-prevent yung paa mo na ano, yung hindi ka mangalay. Kaya ito'y ano, pwede yung po nakaka-improve ng circulation ng dugo. Yung mga flexible sole, inalaw yung paa mo mag-bend at mag-flex naturally, nakaka-reduce ng pain, nag-i-improve ng range of motion ng mga tuhod mo. Kaya dapat makabili ka ng fitted, no? Yung fit sa'yo, ito yung mga supportive shoes, qualified na footwear, professional. Kaya magharap ka ng sapatos na tama sa kailangan mo. Yung may halaga, wag yung mumurahin. Kaya ito, ang sabi nga, ito po yung mga supportive shoes, qualified na footwear professional. At tulad po ng Nike, tulad po ng ito po mga Adidas na sapatos, no? Kaya nga po yung sapatos dapat yung breathable material. Ito ay para manatili yung paa mong cool and dry. Mag-choose ka ng sapatos na komportable ka at fit well, na hindi too tight or too loose. Lagi mong i-replace yung sapatos mo regularly, especially kung nasira na to or na-damage. Kaya yung pagsuot po ng supportive shoes, ito isang paraan ng pagmamanage ng osteoarthritis para makalakad ka ng mabuti. Pwede kang gumamit ng walker or kaya tungkod. Para sa ganon, ma-reduce yung pain, ma-improve yung balance, at mag-provide ng support at stability ng iyong tuhod. Kailangan nakakatulog ka, huwag kang magpupuyat. Kasi pag natutulog tayo, nare-repair yung tuhod natin at nare-reduce yung pain. Alam mo, yung problema, yung stress, ay nagiging malala yung kirot. Kasi pag stress ka, ang katawan mo magre-release ng hormone na nag-i-increase yung inflammation and pain. Pwede mong gamitan ng crystal oil. Pagkatapos mo nilagyan ng hot and cold, pagkatapos haplasan mo ng crystal oil, ito po'y galing sa mga halaman, katas ng halaman, mga ugat at balat ng mga halaman, mga puno. Nagpo-promote ito ng relaxation, nare-reduce yung anxiety, nare-reduce yung pain and inflammation, arthritis and muscular pain. Nag-i-improve yung sleep quality mo, nare-relieve din yung headache mo. Nakakatulong pang alis ng bara sa ilong, nakakatulong para makahinga ka. Lalo na pag painamoy mo, pinahid mo sa dibdib at lalamunan mo, pangalangkatin ang throat mo. Magandang remedy sa mga muscular pain, shoulder pain, knee pain. Pag napasok ka at ikaw ay nauntog, iwas yung mabukulan ka. May pangkalmanting effect ito sa digestive system, nakaka-relieve ng kabag, yung gas, yung bloating, stomach cramps, at nakaka-relieve ito ng pagduduwal or pagsusuka. Hindi ka rin kakagatin ng lamok, at hindi pag kinagat ka para hindi mangate, aplasan mo ng crystal oil natin. 400 pesos po isang 60 ml yon. 400 isa. Pag bumili ka ng tatlo, tipid ka ng 200, 1,000 lang yung tatlo. Kung kayo po ay nasisyahan sa mga lecture ko, pwede nyo po kung hanapin sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. I-click nyo po yung subscribe pati yung bell para ma-update kayo sa aking mga health topics.
Ganun din sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan po yung aking FB official page. Please, i-click lang yung follow, like, and share. Meron din akong Rear at meron din akong TikTok. Pwede rin po kayong manood doon. Kung gusto yung magpe-deliver ng ating mga health products, pakibigay nyo lang po yung inyong pangalan, address, at contact number. At sabihin nyo kung anong gusto yung pa-deliver. COD ito, i-charge lang sa inyo ang shipping fee. Ngayon po ay dadako tayo sa ating Food for Thoughts bilang pagwawakas, 2 Samuel 23 verse 1. Ano sabi? Ginawang dakila ng Diyos si David na anak ni Jesse. Siya ang lalaking pinili ng Diyos ni Jacob upang maging hari. Doon sa verse 8, ang sabi niya, ito ang mga pangalan ng mga magigitik na kawal ni David. So, merong apat na kawal na magigiting, matatapang. Kaya ang tagumpay ni David sa kanyang paghahari ay dahil sa mga close friends niya at advisor at nagbigay sa kanya ng courage and strength. Kaya sabi niya, maraming mighty men, matatapang na tao na mga kasama ni David, mga warrior na sinasamahan siya sa gera. Kaya ngayon, ang sabi, ang itong mga warrior na kasama ni David, mga close friends na to, merong vital role sa kanyang kapangyarihan. Kaya kung ating pong bibigyan ng interpretation yung verse na yon, ang celebration ng David's military power, ang sabi niya, ito'y dahil sa friendship and loyalty ng kanyang mga kaibigan. Ganon din sa ating spiritual battle. Pag meron tayong mga good friends, mga good advisor na nagmamalasakit sa atin, dito po nanggagaling ang ating lakas at tapang kung makakatanggap tayo ng true friendship and loyalty. Magandang gabi po, nawa pong pagpapala, patubay ng Diyos ang sumatin, and God bless us all.